Hi guys! Welcome to my YouTube channel and today, today's vlog po, i-discuss ko kung paano nga ba ako dito nakabalik sa UAE at kung ano nga ba ang mga requirements. Requirements from the Pilipinas Airport, from Terminal 1, at ano pa ba yung mga kailangan natin gawin kapag nasa Dubai Airport na tayo. Okay, ito yung, kasi bakit ko ginawa tong vlog na to? Ang dami kasi nagtatanong kung paano ako nakabalik ngayon dito sa UAE. Sobrang, ang dami nagtatanong, ang dami nagtumatawag, ang dami nag-PPM sa akin sa Facebook. Ang dami po nagtatanong at kung bakit daw ako agad-agad nakabalik. So, ganito po yun. Ikikwento ko muna guys kung kailan nga ba ako nasa Pilipinas. Kailan nga ba ako umuwi ng Pilipinas? Umuwi ako ng Pilipinas ng February 24, 2020. And then, kalagitnaan ng bakasyon ko, biglang, dapat babalik ako dito ng April 4, ang original na flight ko dapat na pabalik ng UAE. Tapos, March 14, nag-lockdown sa Pilipinas and lahat ng airport are sarado. Then, make it short, mga after 2 to 3 days, nagbukas uli yung airport ng Pilipinas. And then, March 21, nagsarado rin yung airport ng Dubai, na which is, ayan dapat yung flight namin. And sad to say, na naabutan din kami ng lockdown ng UAE hanggang umabot po ako sa Pilipinas ng more than 4 months. Okay? More than 4 months akong nasa Pilipinas na lockdown po. Okay? And from March 21, nasa Pilipinas na lang ako at totally lockdown na rin yung Pilipinas. Hanggang hindi na ako nakauwi sa bahay namin sa Cavite, hanggang hindi ko nakasama yung mga magulang ko kasi na-lockdown ako sa Makati. And shout out to Carmel, thank you for pagpapatira sa condo mo. At least may bahay ako natuluyan. And thanks to Ate na rin na nakasama ko sa condo. Thank you po. Thank you, sobrang thank you. And then ayun guys, hindi ko na patatagalin. Nung na-lockdown kami, nag-antay kami ng kung ano-ano pa yung, alam mo yun, kung kailan mag-o-open ba yung airport ng Dubai. So, nung nag-open na po yung airport ng Dubai, nagkaroon sila ng mga requirements na kailangan daw na mag-apply ng approval, yung tinatawag na ICA. Dahil wala naman ganun ka, mahirap ang internet sa Pilipinas. Yes, it is. Ang hirap makakonect sa ICA. Hanggang call a friend na kami, na kung keso mayroong pumunta, na tumawag na from dito sa Dubai, kasi nga, sobrang mahal ng bayad, sobrang mahal nung call from Pilipinas, tapos hanggang dito. Sobrang mahal. So, tapos, lagi nilang sinasabi ng mga friends namin na walang sumasagot dun sa telepono na ibinigay nila sa amin. Na nakahang lang sila for more than 30 minutes, para mga ganun. So, ang tagal po ng proseso. Ang unang apply namin ng ICAI, papakita ko na rin po sa inyo yung message ng ICA sa amin. Ay, nung nag-send po pala kami ng ICA, wala silang confirmation kung na-receive na ba nila or hindi. Okay? Wala kami natanggap na text, wala kami natanggap na email. Papakita ko po sa inyo. Nag-apply kami ng pinakauna ng ICA nung April 28. Noong April 28 na yon, meron kaming natanggap na email na nag-create kami ng application sa ICA. At meron din kaming nakuha na
na notification sa UAE number namin na nag-create nga kami ng entry namin or yung sa ICA. And then, syempre, in the long run, nag-antay kami kung kailan nga ba kami ma-approve. Kung kailan ba kami pwede uli makabalik ng UAE. Kasi open na ang ano eh, paano ba? Nag-open na yung, nag-open ang airport na pero lockdown pa guys ha. Lockdown pa rin sa Pilipinas nung mga April na yon. As in ECQ pa. Na bawal lumabas, bawal lahat. And, ano to, pabilisin na natin. May 8, nakatanggap po kami ng 2 beses na rejection. Na double kill po kami. Ano siya, nakatanggap ako ng message. Sorry po kung nagkakami-kami kasi 2 po kaming nag-a-apply ng ICA. So, double kill po kami ng ICA. Na-reject po kami ng 2 beses. Na nag-send talaga siya sa amin ng nag-send sa amin sa email na rejected na yung application namin. So, kailangan daw uli namin siya na mag-apply uli. And then, nung time na yun guys, nasa Cavite na ako, nakauwi na ako nung time na yun at kinuha ako ng sister-in-law ko, kaya ako nakabalik sa bahay namin. Kasi hanggang from March, April, May, total lockdown po sa Pilipinas. Walang nagkaroon na yata ng GCQ nung May. Kasi, ay, hindi pa. Pero po, ano to, walang mga public transportation. Lahat lang ng nakakalabas is yung may private car. Kung kayo yung mga walang sasakyan, mahirap kong lumabas. Okay? So, thanks God, nakabalik na ako nun sa Cavite, nakasama ko na yung mama at papa ko. And then, tulad nga sa Pilipinas, napakabagal ng internet. So, sa mga tulad po natin ng mga OFW na nag-a-apply ng mga ICA, kung ano-ano pa pong mga requirements natin through online. Sobrang hirap. Sobrang hirap makakonect. Yes po, totoo po yun. Sobrang hirap. Hindi lang po kayo nahirapan, ako rin po nahirapan. And then, hanggang later on, from May 18 po na na-rejected yung aming application, and I asked Charina, one na stuck din sa Pilipinas, na i-apply niya po ako ng ICA through online, which is May 22 po kami nag-apply. And then, marami na kaming nababalitaan or marami na kaming nababasa na marami na nga nakakalipad uli or nakakabalik ng UAE. And then, nung 'di ba from May 22 mga 1 week hindi ko yata tiningnan yung mga application ko. And then yung si Chacha, once na tiningnan mo po or nag-online ka doon sa chinechekan mo, nakikita mo yung application mo kung submitted na ba siya or processing na ba siya or ano pa ba? Submitted processing. Oh, parang ganun. So, yung akin po, once na pumunta ka dun sa link nila na pwede mo siyang i-check kung ano na bang nangyari dun sa application mo. And sad to say po, na hindi ko po nakikita kung ano na nga ba yung nangyayari dun sa application ko. Alright? Wala. As in totally, walang email, walang text, no anything. Walang confirmation kung ano ba nangyari, kung na-process ba yung application ko. So, wala. So, I tried to ask a lot of my friends from Dubai kung ano nga ba yung dapat gawin. And, alam mo yun, nag-ask na rin ako ng help dun sa ibang mga local friends ko kung ano nga ba dapat gawin. And I tried to ask them to call the ICA here in Dubai. Pero wala po nangyari kasi nga, sobrang hirap din makontak ng ICA dito. And then, later on, I realized na meron palang Facebook. And, sinerch ko po yung ICA. Hindi ko din alam kung legit nga ba yung website na yun or yung, ano ba, page na yun, parang ganon. So, I tried lang po na sinabi ko sa kanila na
namumusta po ako or follow up po or nag-inquire po ako kung ano nga ba yung nangyari dun sa application ko. And again, hindi rin po sila agad-agad magre-reply sa inyo. Aabutin ka na mga days or weeks bago po sila mag-reply. Siguro nga dahil sa sobrang busy nila, sa sobrang dami nag-inquire sa kanila. And then, thanks God, after several days or weeks po, nag-reply sa akin yung ICA. Na ang sabi, submitted na daw po yung aking reference? Submitted na daw po yung aking application. Ayan. So, medyo gumaan yung pakiramdam ko na submitted na pala. E di, ibig sabihin, na-receive po nila or may application po talaga ako. Kasi meron kang reference na or reference number. Meron kang reference number na kailangan mong ibigay sa kanila para ma-check din nila kung ano nga ba nangyayari dun sa application mo na yun. Buti na lang po kamo, nung time na yun, na-screenshot talaga, na-screenshot ni Chacha kung ano yung reference number ko. So, dahil hindi lumalabas dun sa link or dun sa website ng pwedeng pag-checkan kung anong nangyayari dun sa application mo, then nag-email ako sa kanila, nag-send ako ng message sa kanila sa Messenger. And then sabi nila sa akin, dahil nga sa sobrang daming tao na nagpa-process, mabagal yung kanilang pagpa-process ng mga application natin na pabalik dito sa Dubai. Pero ang sabi niya, mga after 10 days, baka daw lumabas na daw yung bumalik na daw yung tawag nito. Mag-email na daw sila sa akin. Sorry, Lobat. Mag-email na daw sila sa akin regarding dun sa application ko. And the days pass. Ayan ulit, guys. Nag-try uli ako sa website nila. The same thing po. Walang lumalabas or hindi ko nasa-search yung reference number ko po. Na parang sinasabi niya na wala daw po akong wala daw akong invalid daw po yung reference na ini-enter ko or parang mali yata, parang wrong information, parang mga ganun. So, again, bumalik ulit ako dun sa Facebook Messenger na hanggang ngayon wala akong update kung ano na nga ba nangyayari dun sa application ko. And then, sabi niyang ganun, mag-email daw ako dun sa binigay niya na link para sa akin. Nagbigay siya ng email address na mag-email daw ako or mag-follow up daw ako dun sa email address na yun. And that day, nag-join ako sa isang group dun sa UAE Expat. Sa Facebook, isa siyang group of mga na-stranded sa Pilipinas na which is, nag-post po ako dun ng something. Tapos, or nagbasa-basa din po ako kung ano nga ba yung mga email address. And one time, mayroon akong nakita doon na isang email na kung kesa daw po is nagre-reply sila. Ibababa ko rin po sa link na to mamaya kung ano po yung link na, or ano yung email address na pwede ninyong puntahan para ma-email nyo rin po sila or ma-follow up nyo rin po sila. Ayan. Sorry guys, sobrang tagal ng kwento. And then, ano pa ba? And nag-email po ako dun sa nakita ko sa group na yon. Honestly po, di ko na matandaan kung kailan ako nag-email i-show ko din po sa inyo kung kailan ako nag-email sa kanila. Nakatanggap po ako ng email na galing mismo sa ICA na nagsasabi na approve na ang aking entry! Woo! Alam mo po yung pakiramdam na tagal-tagal mong inantay. Ayan na. Parang ano to. Ang sarap sa pakiramdam na makakabalik ka ng UAE, makapagtrabaho ka na, diba? Sarap sa pakiramdam nun. Tapos, yung parang mga kapatid ko, na nangyari sa'yo, ano ba? Ayun, sabi ko, approve na ako. And then, binalita ko kay Chacha na approve na nga ako. And then, nung na-approve na po ako, siyempre, struggle na naman kasi kailangan magpabook po ng ticket, di ba? So, nung nagtingin-tingin po ako ng ticket, umaabot po siya ng $1,078. Wow!
one way lang po yun. At hindi ganun, ano ba? Ang mahal po nun in one way, parang two way na siya sa equivalent, which is, alam niyo po yan. Alam niyo yan. So, dahil wala na rin naman tayong pera, parang struggle siya. And remember, nung sinabi ko sa inyo na kailangan namin ng flight dapat ng March 21, dapat babalik kami, and suddenly nag-lockdown yung Dubai. Nagpabook po ako nun sa Emirates Airline, and tinawag po namin sa Emirates Airline nung June, I think 22 or 23 na po, na kailangan na namin magpabook ng ticket nga dahil kailangan ko nang bumalik dito. And then, nung tinawag po namin, ang una niyang tinanong sa amin ay may approval na daw ba kami ng ICA. And sinabi po namin sa kanya na meron na, at hiningi niya po yung reference number. So kailangan alam niyo po yung reference number ninyo. So nung hiningi niya po yung reference number ko, then tinanong niya kung may existing ticket nga ba kami sa Emirates Airline. And then kasi nga ang plano po namin is magparibok ng panibago sa kanila. Nung tinanong nila na may existing ticket nga ba kami sa Emirates Airline, then sinabi po namin meron, and thanks God, rebooking lang po siya at wala po siyang bayad nung time na nakabalik ako dito. Wala pong extra payment sa mga nag-worry po dyan. Or dahil din, nakapagpabook kami ng March, so free lang yung rebooking. Ewan ko lang po dun sa mga mga October, August na mga nagpabook ng ticket na na-stranded sa Pilipinas, I'm not so sure kung free rebooking pa po siya. Okay, eto na. On the day po ng aking flight, so sorry guys, sobrang haba ng aking kwento. On the day po ng aking flight, ang flight ko po ng Emirates Airline is 11:55 in the evening. On the way pa lang po kami, pumunta na po ako ng airport na mga 7:30 yata, or on the way ako ng mga 8 p.m. po, 8, 9, 10, 11, 12. So may 4 hours pa po ako na duration para makapasok sa LATS. Kasi nga, ang sabi ko, baka mahirapan ako, baka alam mo yun, baka may mga documents ako na kailangan gawin, alright? So bago po yung flight ko, nag-prepare na rin po ako ng copy ng OEC ko. Okay, ng OEC copy. Nagpa-print ako ng dalawa. At saka yung email ng approval. So, email lang po yung pinaprint ko ng email lang ng ICA na pinaprint ko. So, nung nasa airport po kami, pag-park mo pa lang ng sasakyan, ang haba po ng pila. Sa labas pa lang po yun. Ang haba, bonggang haba. Sa terminal man, may mga nakasabayan din po kami ng mga iba't ibang mga lahi na siguro mga na-stranded sa Pilipinas. Tas mga Pilipino na balik na rin silang trabaho. Pero po, ang haba. Tapos dun sa labas ng airport, May isa sila dong screen na kung ang airlines mo yata ay open, saka lang sila nagpapapasok. Hindi ka rin pa pwede na pumunta ng sobrang aga sa airport kasi nga mag-aantay ka lang din daw po sa labas ng airport. So, ayan, haba ng pila. So, kailangan mong i-ready yung passport mo, OEC mo, and then yung approval mo. Kasi chinek din po sa labas yun. And then, ayan na, dala-dala ng gamit hanggang nakapasok. Pagdating mo po sa loob mismo ng airport, hahanapin mo kung mag-check-in ka na. Doon sa check-in din po, OMG. Ang haba-haba rin po ng pila. Sobra. Haba po ng pila ng bonggang-bongga ng Emirates Airline. Sobra talagang haba. Hindi ko mawari yung haba ng sakit na ng mga binti ko, pero sabi ko, sige lang, kaya ko to. Makakabalik na ako ng UAE. Tagal ako. So,
And then after po niyan, after po nung haba, siguro nagpila po ako ng mga 3 oras. Sorry, tumasik yung laway. 3 oras po yung pinila ko dun sa check-in kasi, ay, grabe. Ang haba po ng pila, sobrang bonggang-bongga. Tapos, dun sa pila po na yun, bago ka po makarating dun sa pinaka-check-in, may nag-check na isang staff na nagtatanong about UEC and then about po dun sa approval. And then, may stamp po sila. Tinanong niya sa akin kung ang visa ko daw ba is expired na or hindi. Nung sinabi ko po, kasi hindi pa naman expired yung visa ko, so, meron po silang in-stamp dun sa parang visa valid, parang ganun. Hindi na rin po ako ng mga nag-picture ng mga documents kasi natatakot po ako na baka bawal, alam mo yun. So, hindi na po ako nag-picture. Hindi na rin ako nag-picture kung ano ba yung nangyayari sa airport. So, walang picture po. Anyways, ayan na. Pagdating po dun sa check-in, ang allowed ko lang po na kilo is 25 kilos. Then, ayun, may hand carry. Hindi ko din po alam kung okay lang ba na may hand carry. Pero yung bit-bit ko po na bag is ganito lang. Ayan, ganito. Nag-ano po ako ng knapsack lang ako. Nag-knapsack lang ako ng hand carry. So, wala rin po akong dalang laptop nung time na yun. And then, ano pa ba? Pagdating po sa check-in, sobra po ako ng 2 kilo. Sobra siya ng 2 kilo. Pero napansin ko po, dun sa mga nag-check-in, hindi po nila siguro pinapansin kung sobra ang luggage mo or hindi. So, parang, go! So, ganun po sila kaluwag ngayon sa over luggage. Hindi po tulad dati na sa 1 kilo lang is bawal. Pero po nung time ko na pag-flight ko, 2 kilos po yung sobra. So, thanks God. Okay. Thanks God po at nakapag-check-in ako. And then, meron po silang ibinigay sa akin na parang yung departure na ticket na pwede na fill upan mo po siya para pagdating mo dun sa immigration, tuloy-tuloy na po siya. Then, eto na, pagdating mo po sa immigration, ang itatanong lang po nila, make it sure na i-ready nyo po yung passport, yung OEC nyo po, and ilabas nyo na rin po yung approval ninyo na galing mismo sa UAE. Pero I think hindi na po nila tinanong yun, kung may approval ka ba. Basta ibigay mo lang yung OEC mo, and then yung passport mo, at yung ano man, boarding pass? O, boarding pass po na dun sa, at saka yung departure na maliit, ibibigay mo rin po sa kanila. Then, eto na. Nakarating po ako dun sa gate ko ng ano na yata, mga 11:30 na po or 11:20. Kasi naglakad ka pa, wala nang stop-stop, wala na lahat, tuloy ka na dun sa gate. Pagdating ko nga sa gate, sakit-sakit na ng paa ko. Sakit na po ng paa ko, sobra. And then, maya-maya lang, parang di pa nga ako nakakaupo dun sa gate na napuntahan ko. Nagpapapasok na po yung airlines. Nagpapapasok na po. And then, on time naman po yung EK. On time naman po yung EK sa pagpapapasok at saka sa paglipad. And sa loob po ng eroplano, social distancing, nakikita ko din po sa lahat na parang ano ba yun? 1, 2, 3. Yung tatluhan po, di ba yung upuan na tatluhan? Yung isang window side, yung gitna, walang tao, at saka yung may tao. Noong una po, nakita ko yung ano to, yung katabi ko, nasa letter B siya, and then C ako. Nag-aantay po kami na, kasi huli akong pumasok sa kanya. Kasi may baby po siyang kasama. Ah, may baby. So, may baby po siyang kasama. So, anong nangyari? Yung nasa letter B po, lumipat siya dun sa A and then nasa C ako para may social distancing din po kami. And ganun din naman po sa mga kasamahan namin sa likod, may social distancing din siya. Hindi ko na rin po alam kung ilan ba kami mga passengers sa loob ng eroplano. Pero alam ko lang,
may social distancing po at marami po din pasahero. Yung iba nga po, pwede na, nahiga sila sa ano eh, sa upuan. Nahiga sila sa upuan na kasi nga dahil free yung ibang area, ano po naman sila. Yun. Eto na. Pagdating po namin sa Dubai Airport, ay anyway guys, sa loob po pala ng aeroplano, may ibibigay po sila ng, ano bang tawag dito? Dalawang form. May dalawa po siyang form. Kailangan nyo na po siyang fill upan dun pa lang mismo sa loob ng aeroplano para pag bababa nyo po ng aeroplano, hindi na po kayo ma-hassle na mag-fill up. And make it sure guys na to bring, okay, magdala po kayo ng sarili ninyong ballpen. Okay, magdala po kayo ng sarili ninyong ballpen para hindi na kayo, ay, pahiram ng ballpen, pahiram. Dala po kayo ng sarili ninyong ballpen. Napakahalaga po na magdala kayo ng sarili ninyong ballpen. Okay. Tapos, nung dalawa po yung form na ibibigay nila sa inyo, I think yung isa is para sa quarantine at yung isa para dun sa health ninyo po. Ano lang siya, isa lang siyang form. And then, meron din pong pinoprovide ang Emirates Airline na isang kit. Hindi ko lang alam kung meron pa. I think may... Naghanap pa daw eh, no? Meron po silang pinoprovide na kit na may kasamang mga mask, gloves, at kung ano-ano pa pong alcohol. Hindi ko na mahanap kung nasaan siya. And then... Hindi ko na mahanap. Meron po silang inano, may gloves din po silang dalawang pares. Pero nung alcohol, may face mask. So, nasa sa inyo na lang po kung gusto nyo rin siyang gamitin. And ganun pa rin po, pagdating sa pagkain, okay naman ang Emirates Airline. Okay naman po yung pagkain namin sa Emirates Airline. Nung nasa Dubai Airport na po kami, I suggest guys na mag-download na rin po kayo ng dalawang application, lalong-lalo na po. Okay? Yung mga Dubai Visa, kailangan nyo po na mag-upload ng COVID-19 application at saka yung Hussein application po. Para pagdating nyo mismo sa airport, hindi na po kayo mag-struggle kung paano siya i-upload. Especially po dun sa may Dubai visa. Pero, kung kayo naman po yung Abu Dhabi visa, Ajman visa, Sharjah, Ras Al Khaimah, Fujairah, hindi nyo na po kailangan ng mag-download ng application na yun. Tulad ng nabanggit ko. So, ang gagawin nyo na lang po, didiretso kayo sa pila papuntang immigration, pero bago po kayo makarating ng immigration, may haharang po sa inyo. Okay? May haharang po sa inyo doon na isang crew na kailangan nyo lang po na mag-fill up. Okay? Hahanapin din po yung passport ninyo, hahanapin din po yung approval ninyo. So, pagdating nyo po doon. And then, bibigyan po kayo ng isang kit para dun sa swab test po ninyo. So, kukunin nyo po yun. So, and then yung dun po, bago mag-immigration, may bibigay sa inyo ng isang form. Isang form lang siya, fill upan nyo po siya kasi kailangan nyo po yun dun sa immigration. Then, once na-fill upan nyo na po yung form dun sa bago mag-immigration, ibibigay nyo po yung passport ninyo, ibibigay nyo rin po yung form na ibinigay po sa inyo, okay? And then, not so sure, nakalimutan ko kung kailangan nyo po ba yung letter ng approval, right? Kung kailangan nyo po ba yung approval. Sa mga Dubai visa po, hindi ko alam masyado kung ano yung mga kailangan nyo gawin dun sa application na kailangan ninyong na i-download. Okay? And make it sure pala guys na dun sa mobile number na ibibigay ninyo po or isusulat ninyo dun sa application, make it sure na active yung number. Bakit? Kasi doon po nila isi-send yung result ng
COVID test po ninyo. So, make it sure na tama yung number na isinulat ninyo para malaman nyo kaagad yung result ng swab test po natin. Alright. So, pagkatawid nyo po ng immigration, pagkatawid nyo mismo ng immigration, meron pong haharang sa inyo, syempre, may social distancing pa rin po sila, may mga dat, okay, may mga palatanda na hanggang doon ka lang pwede mag-antay. And then, isa-isa po kayong papasok sa maliit na cubicle, hihingin po nila yung swab test. May nakita po ako doon na parang isang tube na mahaba, hindi ko na masyado tingnan kasi nga parang ang daming papeles na hawak mo. Alam mo yun, sobrang dami-dami mong hawak yung papel mo, yung passport mo, at kung ano pa. And sa immigration din po, tinanong din yung ano to, yung sa boarding pass, hiningi rin po yun sa akin. So, hiningi rin po yung boarding pass. And then, kapag nandun na po kayo sa may ano, pa-swab test, may isang cotton buds po siya na mahaba. Mahaba po, mahaba. Basta mahaba siya. Hindi siya normal na talagang pang ano, yung cotton buds. Mahaba po siya. And then, kaliwat kanan po siya tutusukin hanggang di ko na alam kung nasaan na po yun. Pero ang naririnig ko po, sabi nila, masakit daw. Pero, hindi po siya masakit. Okay? Hindi po siya masakit. Siguro, ang technique lang po kapag nag-swab test, isang tip na rin po sa inyo, sa mga hindi pa nakakapagpa-swab test, kapag ito po yung ano to, yung cotton buds, pag pinasok sa inyo, bago niya ipinasok, ang technique po, huminga muna kayo ng malalim yung then exhale kayo. Tapos, once na pinapasok niya po itong cotton dito sa ilong niyo, sorry, kunyari cotton buds, i-inhale po kayo ng continuously, yung parang ganon. Tapos, once na hinugot niya po, exhale din kayo dahan-dahan. And then, ganon din po sa kabila. Okay, hindi po siya masakit. Wala pa pong isang minuto, tapos na po yung sa swab test. Once na makapagpa-swab test po kayo sa ano to, sa doon sa airport, sa diba ng sticker na ganito. Na ganito po. Alright, itong ganitong sticker. Hahanapin po itong sticker na to doon sa may, di ba tapos na yung pagpa-swab test ninyo. Dapat po meron siyang, okay, katibayan lang po na nakapagpa-swab test na po talaga kayo. And then paglabas kasi po ninyo ng ano to, ng yung kukunin nyo na yung mga luggage ninyo, tatanungin po ng isang officer sa inyo yung passport ninyo. At gusto niya pong makita mismo isa-isa kung meron nga bang tatak yung passport ninyo na katulad po nito. Okay? Nakatulad po nito. Kasi kung wala, ewan ko ano pong mangyayari. So, make it sure po na meron kayo ng ganito. Alright? And then, pagkatapos po nun, kunin nyo na po yung luggage ninyo and dire-diretso na po. Ako, hindi na ako nagpasundo sa mga friends ko kasi nga sobrang aga at nakakatakot din po na magpasundo. And nag-taxi na lang po ako from airport to Sharjah. Ayan lang po yung experience ko and nandito na ako ngayon sa Dubai. And when it comes to swab test naman, wala pa pong 24 hours, may na-receive na kaagad ako ng result ng aking swab test. Sobrang bilis po ng result nila, which is negative po yung aking result. Thanks God! Okay? And the rules is, hindi na po mandatory ng kailangan ng, ng quarantine for 14 days. Sa Dubai, hindi na po. Depende naman daw sa company. Sa Sharjah, hindi ko alam. Pero, lumabas na po ako. Wala pa 14 days. So, negative naman po yung result ko. So far naman, okay. Okay naman siya lahat-lahat na. And,
that's it. Sa mga kapwa ko OFW na mga na-stranded ngayon sa Pilipino, I hope and praying na sana po makapagbalik na po kayo sa trabaho, makabalik na rin po kayo dito sa UAE, makita nyo na po yung mga family ninyo. And hoping and praying na mag-ingat po tayong lahat. Okay? Dobling ingat kasi hindi natin alam kung sino nga ba talaga yung ating kalaban kahit saan tayo pumunta. Alright? Ano lang, more on patient po, ma-approve din tayo. Mag-open na rin po yung airport para sa lahat. Alright, so that's it for today, guys. And again, thank you for watching on this video. And sana may natutunan kayo. Sana may napulot kayo. Hindi ko nasayang yung oras ninyo. Alam ko itong video na to is napakahaba. Ito po yung journey ko kung paano ako nag-apply ng ICA sa Pilipinas. Isang tip na rin po, habang nag-aantay kayo ng approval, okay? Alam ko, mahirap mag-antay. Alam ko, napakahirap. Make yourself busy sa family ninyo, sa mga anak ninyo, sa mama at papa ninyo. Magtanim kayo, ano pa ba? Yun ang magluto kayo, mag-bake kayo, yung do something na hindi nyo pa po nagagawa ng mga nung normal days po. Kasi ako, ang dami ko pong natutunan during the ECQ while waiting in the Philippines. So, make yourself busy, always pray, and I pray po na sana makapasok na rin po kayo ng UAE. Alright, bye-bye, God bless, see you soon!